I'm intrigued. Jacqueline Jose, namatay nga ba sa depression? At namatay nga ba si Jacqueline Jose nang may sama ng loob sa dalawa niyang anak na si Andy Eigenman at si Gwen Gak? Brillers Quick Facts muna tayo. Nakatanggap tayo ng balita na ang veteranang aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 59 years old ay pumanaw na. Ang report na nakuha lang natin is that siya ay natagpuan na wala ng buhay. Feelers, iba pang facts, si Jacqueline Jose ang nagpauso ng no acting acting. And we all know that. We've seen her showing us the kind of acting that's so believable and so relevant, realistic. At bukod doon, dahil siya ay very much credible, she has been noticed and been recognized not just locally but also abroad. In fact, si Jacqueline Jose po ang kauna-unahang babae at dito sa Southeast Asia, ha, hindi lang dito sa Pilipinas, ang na-recognize ng Cannes Film Festival. So that only goes to show that she means business and she loves her craft and that we all love her acting style. Lately, nakita rin natin siya sa Batang Quiapo na teleserye bilang isang chief superintendent. But as we all know, hindi na ganun ka-active din si Jacqueline Jose in a way na yung mga interviews na lumalabas, lalo na sa kanyang personal na buhay, ay bilang na lama. Isa na dyan yung interview that she had last 2022 from PEP. It circles around being lonely. Malungkot po si Jacqueline Jose na sa tuwing gabi siya ay mag-isa na nga lang daw po sa buhay dahil yung dalawa niyang anak, na si Andy at si Gwen, ay may kanya-kanya ng mga buhay. Balikan lang po natin si Andy Eigenman ay anak po ng aktor din na si Mark Hill while yung kanyang bunsong anak na si Gwen Gak ay anak naman ni Kenneth Ilaga na member ng The Don na banda. As we also know, si Andy Eigenman po ay may sarili ng pamilya and she's based in Siargao. While yung kanyang bunsong anak na si Gwen ay nasa Amerika at nag-aaral, ang sabi niya po dun sa interview, he decided to go abroad or in the US to study there because nandun ang kanyang girlfriend. And so, dahil nga po sa sitwasyon ng kanyang dalawang anak, all of a sudden, she became empty nester. What's evident on that interview dun sa PEP was that ang lagi daw pong dasal ni Jacqueline Jose ay sana maalala siya ng kanyang dalawang anak. Dahil hindi na rin po sila ganun din nagkakausap or hindi siya naaalala madalas. Ano naman daw po ba sana yung maalala siya na kamustahin siya bilang siya ay nag-iisa na lamang din sa buhay. Itinaguyod po ni Jacqueline Jose ang dalawa niyang anak on her own as a single parent. And she's also very vocal and honest by saying na yung pagpapalaki niya kay Andy Eigenman at kay Gwen ay hindi talaga ganun ka-ideal in a way na she's been so busy dahil sabi nga niya 27 hours daw po ang kanyang trabaho sa isang araw at pag-uwi niya ay pagod na at hindi niya nila magawang makapag-bonding lalo na nung bata pa si Andy. Meron ding na-share na yung kanyang bonding with Gwen is much better than Andy in a way na they were able to eat together kasi mahilig pong magluto si Jacqueline and sabi niya rin na na-appreciate ng mga anak niya yung kanyang mga pagluluto. Ngayon, Breeders, pag-usapan natin yung konsepto na nawala nga kaya si Jacqueline Jose nang dahil sa depression. Breeders, posible nga kaya yan dahil from 2022 she's vocal about it and then 2023 she had a quick interview dahil sa itong panahon na ito ay yung premiere night ng movie niya. Nakasama siya na Apag and she said na she's just making herself busy and appreciating her family more sa showbiz industry. That only goes to show na from September 2022 hanggang nung time ng April 2023, it seems like hindi po nag-improve or nagbago yung kanyang setup sa kanyang dalawang anak. And so malayo pa rin po sila. Ngayon, Breeders, yung concept na she said na she's feeling depressed and then she's feeling lonely, mag-isa lang siya sa bahay. Maraming regrets dun sa interview na yon. And I felt really bad for her in a way na she's really not prepared na mag-empty nester. She's not prepared na eventually mawawala din yung dalawa niyang anak
at ganun kabilis yung mga pangyayari. And what I think she's not prepared for really is that yung concept na hindi siya naaalalang tawagan, kamustahin man lang ng dalawa niyang anak. Kaya nga, posible rin kaya ba, Brillers, na nang nawala si Jacqueline Jose, ay may sama siya ng loob sa dalawa niyang anak. She kept on saying, and I think it's her way of justifying na naiintindihan naman daw niya, lalo nga si Andy, at pinili niyang makasama ang kanyang pamilya sa Siargao dahil yan yung bagay na hindi niya nagawa nung bata si Andy. Pangalawa, pagdating doon kay Gwen, nag-aaral daw ng mabuti ang kanyang anak kaya talagang sobrang busy to the extent na hindi na siya talaga nakakamusta. Brillers, ano ba ang ipinapahiwatig ng kwento ni Jacqueline Jose sa ating lahat? Yung kanyang maagang pagkawala. Possibly, it's because of depression that led to perhaps medical condition. Hindi pa natin alam sa ngayon. Posible din na may sama siya ng loob sa dalawa niyang anak. Brillers, ako po ay isang anak at yung aking mother ay 65 na as of the moment. And recently, kinakamusta ko yung mom ko and she said na malungkot din siya. And itong kwento ni Jacqueline Jose ay malapit sa aking puso dahil ako ay nalulungkot din na hindi lang yung mom ko yung nakakadama ng lungkot, na siya ay mag-isa sa buhay. Although yung mom ko is living with my sibling, yung aming youngest sister, but just the same, she's still feeling that, feeling lonely, feeling unproductive. And I think with Jacqueline Jose being alone, she longs for the children. She longs for their attention. Brillers, I think at some point, bilang mga magulang, dapat talagang maging handa kayo na pagdating ng panahon na magkakaroon na ng sariling buhay ang inyong mga anak, ay you are prepared and ready. Can you be totally and fully ready? I don't know. But the thing is, that's inevitably and undeniably going to happen. And so maging handa po tayo, kayong mga magulang. Pangalawa, bukod dun sa paghahanda na yan, Brillers, huwag nyo lang gawing buhay yung mga anak ninyo. Make sure that you keep your relationship with your friends. You still do things that makes you happy. Do things that makes you fulfilled. Because the moment na nawala yung mga anak ninyo na ginawa nyong buhay ninyo, talagang posibleng maputol na lamang or mag-stop na yung inyong living, yung inyong pamumuhay. Yes? You get up and then you still work. But the thing is, yung loneliness, yung lack na nararamdaman ninyo, that's really the main problem. So that's for parents. Again, hindi natin talaga maiiwasan. Anybody could just become Jacqueline Jose. Pangalawa, Brillers, tayo namang mga anak sa ating mga magulang, ang mararecommend ko really is, let's keep our communication open with our parents. Alam ko, mahirap dahil we're all busy running our lives. We want a lot of things for our lives. But just the same, Brillers, let's really find time. Kamustahin, let's bond with them. Let's get to see them. Iba po yung buhay na inalay nila para sa atin. And I think the modern parents right now are not even expecting na 100% of our time kasama na natin sila habang sila ay tumatanda. They're not even getting there. But point being is, let's really find time, quality time. Alamin natin kung ano yung priorities ng mga magulang natin para ma-validate natin na we're still there for them and that we still care and we love them. That no matter how busy we are, andito pa rin tayo. Let's find ways to make them feel that, Brillers. Because in the end, ayaw nating magkaroon ng pagsisisi dahil wala na yung taong mahal natin, and in this case, si Jacqueline Jose, na nawala na at 59, nabigla na lang tayong lahat. I'm sure, maski yung mga anak niya, nagdadalamhati at sana wala namang regret na meron sila sa kanilang dibdib. Dahil yung regret na yan ay pwede nating dalhin hanggang tayo na mismo ang mawala sa mundong ito.